Sa loob ng 6 na buwan ay binibisita at pinaglilingkuran ng lutukan Seventh-day Adventist Church members ang mga kaibigang inmates sa Sariaya Police Station. Ang kanilang paglilingkod ay tinuturing na malaking pagpapala ng kapwa mga pulis at mga bilanggo sa nasabing istasyon. Si Vanjie Dagos para sa report. Isang inmate sa Sariaya Police Station humingi ng panalangin sa isa sa mga leaders ng Seventh-day Adventist Care Group noong June 30, 2022. Nagsimula ang pagdadalaw o paglilingkod sa mga detainees noong January 6, 2022 at nagtapos ngayong June 30, 2022. Sa loob ng 6 na buwan tuwing Huwebes, ginagawa ang paglilingkod sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga babasahin, kagaya ng Magazine Explorer at Biblia. Pinaglilingkuran din nang nasabing grupo ang mga inmates sa pamamagitan ng pagbibigay ng sari-saring gamot na pangunahing panlunas para sa ubo, sipon, para sa masakit na ngipin, masakit na ulo at ganun din na mga toiletries gaya ng sabong pampaligo, toothpaste at sabong panlaba. Namigay din sila ng mga pagkain at higit sa lahat payo ukol sa spiritual aspect, words of encouragement hinggil sa pagsisisi. Tinuruan din sila kung paano ang tamang pananalangin. Kami po ay nagpaalam na dito sa Sariaya Police Station at sa kapulisan po dito, sila po ay napakabuti ng pagtanggap sa amin. At ang Seventh-day Adventist po ay lagi pumupunta dito isang beses sa linggo. Humingi ng panalangin para sa kanyang mga anak upang maibsan ang kanyang suliraning pang-emotional dahil sa pag-aalala sa kanyang mga anak na ang tanging nag-aalaga ngayon ay mga kapitbahay at kamag-anak na lamang dahil sa kanyang pagkakabalik na muli sa piitan. Papasalamat po sa ginagawang aktibidades ng Seventh-day Adventist sa aming istasyon sapagkat malaki pong naitulong nito sa aming, sa moralidad ng aming preso. Siyempre sa amin din po mga kapulisan na kung saan napapa-uplift nila ang kalagayan, spiritual. Mababanaag sa bawat mukha ng care group ang kaligayahan sa matagumpay na pagtatapos ng kanilang paglilingkod sa naturang lugar. Mula dito sa Sariaya Police Station, layuning makapaghati ng balitang may pag-asa, ako si Vanjie Dagos, nag-uulat para sa Hope Today NBUC News.